Good morning mga ka-drive. So magandang buhay po sa inyong lahat. So again, this is Coach Mel. And of course, with me is Coach Tito. So siya po yung nag-drive ng sasakyan. Yan si Coach Tito. So galing po kami ng Lipa, LTO Lipa, sa Region 4A. Dahil kami po ay nagpa-accredited ng aming pagiging driving instructor. So, for today's video is all about sa pagmamaneho sa expressway. So, yan. Pag kayo po ay gagamit ng expressway, siyempre dadaan muna kayo sa pinaka-toll gate. At siyempre, sa unang toll gate, lalo na galing kayo ng Batangas, wala po munang bayad yan. Dahil ang bayad po niyan ay dun sa exit ng inyong pupuntahan. Hello mga ka-drive, welcome back. So para po sa panuntunan ng pagmamaneho sa expressway, unang-una, dapat tayo ay may kakayanan na magmaneho sa expressway. Dahil ang expressway na nangailangan po ng isang matinding konsentrasyon. Ikalawa, kung ikaw ay bagong driver pa lang, kinakailangan na meron kang kasama sa pagmamaneho sa expressway. Ikatlo, kailangan meron kang sapat na bilis ng pagmamaneho ng iyong sasakyan. Huwag kang pupwesto sa linya na hindi nararapat sa iyong posisyon dahil hindi nangangailangan na ikaw ay pupwesto doon sa mabagal na linya. Kung ikaw ay maliit na sasakyan, dapat ay nakapwesto ka doon sa loob na linya na kung saan merong mabilis na pagpapatakbo ang bawat sasakyan. Dahil ang mga nasa gilid na linya o nasa unahang linya ay yung mga malalaking sasakyan na merong malalaking kargada ng kanilang mga sasakyan. Ika-apat, kinakailangan obserbahan ang bawat sasakyan sa iyong gilid, sa kaliwaman at sa kanan. Dahil siyempre, hindi lang ikaw ang natakbo sa isang expressway at dapat meron kang mga kasabay na mabibilis ding tumakbo sa expressway. Ikalima, siguraduhin alamin ang iyong pupuntahang lugar na kung saan ikaw ay mag-exit sa expressway o ikaw ay mag-entry sa expressway upang hindi magkaroon ng aberya ang ibang sasakyan kung ikaw ay biglaang liliko sa isang expressway pa-exit mal o pa-entry dahil kinakailangan alam mo yung tamang lugar na iyong pupuntahan. At siyempre, obserbahan at ihanda ang mga dapat ibayad pagdating sa isang exit or kung ikaw man ay merong RFID, siguraduhin merong load ang iyong RFID dahil maaring magkaroon ng abala kung ang iyong RFID ay walang laman at ikaw ay magkakaroon ng paglabag sa expressway.